Dumadaloy, umaagos, at tumaalon. Isang elementong saksi sa kasaysayan, sumusunod sa hugis ng panahon, pumapawi sa uhaw, nagpapasibol sa luntiang palayan, nagbibigay ng buhay. Ngunit ang tubig ay siya ring dahilan ng pagbawi nito. Noong 13 hanggang 18 ng Mayo taong 1945, naging saksi ang tubig sa isang madugo at marahas na labanan. Mga bomba, laban! Mga baril, hiyaw na mga sundalong naghahangad ng kalayaan. Dito nakita ng mga Pilipino ang kanilang sarili sa dulo ng bayoneta. Simula nang sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas noong 8 ng Disyembre taong 1941, naging kaakibat na ng buhay ng mga Pilipino ang kamatayan at panganib. Hindi pwedeng mapanatag at hindi makahinga ng maluwag sapagkat walang oras na ligtas ang buhay ng mga Pilipino noon. Subalit noong taong 1945, unti-unti nang nakikita ng mga Hapones ang paglubog ng pulang araw. Tila ba nag-iba na ang agos ng tadhana laban sa kanila. Isa sa mga labanan na sumigurado ng dapit hapon para sa mga mananakop ay naganap sa bayan ng Norsagaray sa probinsya ng Bulacan. Ang labanan sa Ipo Dam. Gutom, uhaw, kamatayan. Ito ang araw-araw na sinusoong ng mga Bulakenyo noong panahon ng giyera. Kasama pa nito ang pang-aabuso na ginagawa ng mga sundalong Hapon sa mga sibilyan na kanilang nakukursunodahan. Naging pangunahing issue para sa mga militar at mga sibilyan ang ligtas na makukuhanan ng tubig. Sa kasamaang palad, ang Ipo Dam at ang mga daang patungo rito ay kontrolado ni Major General Osamu Kawashima na kabilang sa Shimbu Group na pinamumunuan ni Lieutenant General Shizuo Yokohama. Hindi lang basta ito nakasendo sa labanan ng mga guerrilla, no, kasama ang mga Amerikanong sundalo, laban sa mga Hapon na noong panahon na ito ay tila desperado na. Kakaiba itong labanan na ito kasi ito ay labanan para sa tubig, no, supply ng tubig. Actually, ang Ipo Dam, ginawa siya para sa purpose ng water supply ng Manila. Hanggang ngayon, actually, yun pa rin yung purpose niya. 95% ng water supply ng Metro Manila dito nang galing sa Ipo Dam. So, yun yung basically naging strategy ng Hapon. Elemental yung tubig eh. Hindi pwedeng lumayo ang iyong soldier sa tubig. Otherwise, mamamatay lahat ng batalyon mo, platoon mo, o company mo na lalawak sa gera. Preconceived talaga eh, no? Yung plano ng mga Hapon na kunin or i-hostage, no? Yung mga supply ng tubig ng Luzon or Manila noong panahon na yon. Sabi nga, isinara na ng mga Hapon yung gates ng dam noong panahon na yon. Kung kaya't nakakaranas na ng kakulangan ng tubig noong Abril pa lamang sa Maynila. So, ayun po, no? Yun yung kahalagahan ng Ipo Dam. Kailangang bawiin ito ng mga Pilipino, ng mga Amerikano. Dahil sa mahalagang papel ng Ipo Dam, ipinag-utos ni General Douglas MacArthur noong 10 ng Abril taong 1945 kay General Walter Kruger na bawiin ang Ipo Dam sa mga Hapon. Ngunit lingid sa kaalaman ng parehong panig, ang Wawa Dam ay nadekomisyon noong 1938 nang ipatayo ang Ipo Dam. Nag-decide na ng
bumalik na si MacArthur sa Manila, na-liberate na una yung Manila muna eh. Nagtataka sila, bakit puto lang supply ng tubig? Dalawa yung dam na inisip nila na nagsusupply sa Manila, isa yung nasa Rizal. Tapos, isa itong Ibo. Nung makuha nila yung dam ng Rizal, nagtaka sila, putol pa rin yung supply. So, nag-decide yung mga generals ng USAPE. Nakita nila na itong Ibo dam pala talaga ang main supplier ng tubig ng Manila. So, nag-decide ng mga top brass ng military ng US doon na kuhanin yung Ibo dam from the control ng Japanese. Nang mapagtanto ni General MacArthur na mas mahalaga ang Ibo dam, inutusan nito ang kanyang puwersa na umusad papuntang Norsagaray. Hindi inakala ng puwersang Amerikano at Pilipino na ang pagkalito na ito ang magbibigay sa kanila ng kalamangan sa labanang magaganap. Dahil dinirekta ni General Yokohama ang kanyang puwersa upang suportahan ang magiging labanan sa Wawa Dam, humina ang depensa ni Major General Kawashima. Ang puwersang Amerikano na 103rd at 43rd Infantry sa pangunguna ni Colonel Joseph P. Cleland ay aabante sa Norsagaray mula sa timog o Montalban, Rizal. Samantalang ang Marking Guerrillas sa pamumuno ni Colonel Marcos Villa Agustin na may palayaw na Marking ay siya namang aabante mula sa Norte. Mapapalibutan ng magkasanggang puwersa na ito ang sandatahang hapon. Mabilis na nabagtas ng Marking Guerrillas ang bulubundukan sa Norte paanggat hanggang makarating sila 2 milya bago mag-Ibo Dam. At kinagabihan noong 13 ng Mayo ay nakarating na sila sa Ibo Dam. Samantalang pinabagal naman ng pangunahing depensa ng mga Hapon at ng monsoon season ang pag-abante ng 103rd Division ng mga Amerikano. 15 at 16 na ng Mayo nang magpaulan ng bomba, artillery at napalm ang tropa ng mga Amerikano laban sa mga Hapon. Sa loob ng ilang araw ng nakakabinging ingay, mga baril, bomba at kanyon, napagtanto ni General Kawashima na hindi na nila kayang depensahan pa ang Ibo Dam. Dahil dito ay ipinag-utos ni Kawashima ang pag-atras ng kanilang puwersa pasilangan. Karamihan sa mga pangyayaring naganap sa Ibo Dam ay naitala ng mga Amerikano. Tila baga nalagay ang papel at sakripisyo ng mga Pilipino sa ilalim ng anino ng bandila ng Amerika. Ah, napareflect ako na ako, bakit ganito yung pagkakasulat ng mga Amerikano na parang napaka-detached? Well, maraming mga namatay na guerrilla, no? Pero yung available secondary source at yung mga sinulat din ng mga Amerikano, hindi gaano nakapokus or binabanggit yung mga guerrilla kapag mga Amerikano yung nagsusulat, no? Lalo na nga inaccommodate at naging parte ng US Army, no, ang mga guerrilla. Kaya mahirap silang makita sa record. Hindi nila gaanong binigyan yung mga guerrilla. Kasi nga para sa kanila parang secondary o minor role lang yung meron yung mga guerrilla. So, again, i-reiterate ko personal ko itong opinion. Hindi dapat nabibigyan ng credit yung mga Amerikano kasi noong May 17, nang una nilang makuha itong ipon, wala pang Amerikano, nasa baba pa sila ng Big Ten, naipon sila dito dahil hindi sila makaakyat. So, the victory, greatest part ng victory ng Ibo Dam belongs to yung mga Pilipinong guerrilla na unfortunately nga hanggang ngayon hindi nare-recognize. At sabi ko nga, may maling mga nare-binibigyan credit dito. Ang ilan sa mga sundalong Pilipino na nagpakita ng katapangan sa gitna ng panganib ay nananatili pa rin nakatindig hanggang sa ngayon. Isa si Ginoong Reynaldo Marcelo, isang veteranong gerilyang Bulakenyo at kasalukuyang presidente ng Veterans Federation of the Philippines District 4. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin ang alaala ng nagdaang labanan. Sa ngayon, siya ay naninirahan sa bayan ng Santa Maria sa probinsya ng Bulacan. Hindi ko na kwento niya nung maglumaban sila rito. Tatay ko kasama niya na naglumaban sa mga gerilya. Habang tatang ko, ang iniinom nila, yung tubig sa
Nakita mo yung tubig sa bukid, sa uhaw nila. Nahabot sila na hapon, pinala, iniinom nila yung tubig na yun. Hanggang sa yung binabaril sila na hapon, nagkatago nila sila sa may mga lawa-lawa na bangin, sa mga bangin. Mga 1944 noon, mga nanggagahasa ng mga hapon dito, may mga namamatay pa. Kinahatak pa sa mga puno-puno para gahasain. Pinutol na din nila yung supply ng tubig. Maraming eskwadahan na sinira. Maraming sinira ang mga hapon. And yung kapatid kong isa, guerrilla roon. Pagkaraan ng mga hapon ay umuwi dito. Naparyan. Tapos sabi sa akin ng aking ama, Sumama ka sa kanila. Baka din mapatay dito. Parang ako'y galit. Asaw na rin. Madami na silang masamang ginagawa. Kaya ako'y sumama na rin. Dalawampung taong gulang lamang si Ginoong Marcelo nang siya'y sumama sa mga gerilya. Siya rin ang pinakabata sa tatlong gerilyang magkakapatid. Agad silang binigyan ng mga baril upang isabak sa gera kahit wala pang pagsasanay. Kadalasan sa ilalim lang ng puno at mga hukay sila natutulog kapag sila'y namamahinga sa gitna ng gera. Kwento ni Ginoong Marcelo, nang binabagtas nila ang daan patungo sa frontline ng labanan, nakita nila ang mga Amerikanong patungo rin sa kanilang direksyon. Dagdag pa ni Ginoong Marcelo, hindi nila alam na tutulungan sila ng mga Amerikano. Pinapunta na kami sa harapan, frontline baga kung tawagin. Kung kami ay naglalakad na papunta ang frontline, yun pala may mga Amerikano doon. Hindi namin alam. Di sumama sila sa amin. Kami yung nasa likuran. Samantalang sila naman yung nasa harap. Sa tuwing namin na machine gun kami ng mga hapon, bumabang kami dun sa may pakso. Tapos, pinagbababagsak kami ng mga bomba na kataplano ng mga Hapones. Eh yung pagsabok, eh may kasamang talsik ng mga malaking buong lupa. Malakas din. Kasunod ng mga nangyari, ika na lamang na ang kapatid. Tayo din ginawakaon ng borsyo. Hindi maikakaila ang katapangang ipinakita ng mga Bulakenyo sa labanan sa Ipoh Dam. Hindi matatawaran ang sakripisyong kanilang ginawa kahit sa harap man ng tiyak na panganib at kamatayan. Bilang mga Pilipino at Bulakenyo, hindi dapat nating hayaang mabaon sa limot ang ginawang sakripisyo ng ating mga kababayan. Huwag nating hayaang dumaloy at matangay ito ng agos ng rumaragasang daloy ng panahon. Mga bomba, mga baril, hiyaw na mga sandal na naghahangat ng kalayaan. Ito ang labanan sa Ipoh Dam. At sa loob ng 4 taon, kinatakutan ng mga Pilipino ang mga instrumento ng kamatayan na ginamit ng mga Hapon, baril, bomba at bayoneta. Nakakapanginig isipin ang pakiramdam ng malagay sa dulo nito. Ngunit dahil sa naging labanan sa Ipoh Dam, nagbago ang daloy ng tanghali. Dito naman nakita ng mga Hapon ang kanilang sarili. Sa dulo. Ng bayoneta.